Para sa mga malulusog na palay. Lagi po natin tatandaan na pag malulusog ang palay nyo, makasisiguro kayo ng masaganang ani. Bilang pagbabalik-aral, ang ibig sabihin ng wastong nutrisyon sa palay ay ang pagbibigay ng tamang sustansya sa tamang dami sa tamang oras. Simple lang po ang wastong nutrisyon para sa palay. Tandaan lang po ninyo ang mga letrang A, P, M. A, alamin ang mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay. P, tandaan ang mahahalagang yugto sa paglaki ng palay. M, mag-abono sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Sa mga naunang video, napag-aralan natin ang A at T sa ATM tungo sa wastong nutrisyon. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang M, o mag-abono sa panahon ng pagsusuwi at paglilihi. Sa videong ito, bibigyan natin ng diin kung gaanong dami ng sustansya ang dapat ninyong iabono sa dalawang mahalagang yugto na ito. Sa patuloy na paglaki ng mga batang palay, dadaan ng mga ito sa dalawang mahalagang yugto na magkakaroon ng malaking epekto sa ani. Ang mga yugtong ito ay pagsusuwi at paglilihi. Sa loob ng dalawang yugtong ito, mangangailangan ang inyong palay ng nitroheno upang masapatan ang mabilis na paglaki ng mga ito. Ang pagsusuwi ay tinatayang 24 hanggang 30 araw pagkatapos mailipat tanim o maisabog ang inyong palay. Ito ang panahon kung saan ang palay ay magsisimulang lumaki ng mabilis upang makagawa ng mga suwi. Ang mga suwing ito ang siya namang magbubunga ng mga uhay at butil. Sa yugtong ito, bibilis rin ang paghingi ng palay ng sustansya. Sapat na dami ng nitroheno ang kailangan upang makagawa ng sapat na bilang ng suwi ang palay para sa masaganang ani. Sa mga panahon na mataas ang inaasahang ani, higit na mas maraming nitroheno ang kailangang ibigay sa palay upang makagawa ng sapat na bilang ng suwi. Subalit, sa mga panahong mababa ang inaasahang ani, mas kaunting suwi ang maaasahan kaya't mas kaunting nitroheno ang kailangan. Pagkatapos makagawa ang palay ng sapat na bilang ng suwi, ito naman ay dadaan sa susunod na mahalagang yugto ng paglago, ang paglilihi. Sa yugtong ito, nitroheno ang kakailanganin ng palay dahil magsisimula nang mabuo ang mga uhay na siyang magiging butil. Pag hindi sapat ang taglay na dami ng nitroheno ng palay, magiging sanhi ito ng pagbaba ng dami ng butil na siyang magpapababa naman ng ani at kita. Sa mga lugar na tulad ng Pilipinas, ang akmang panahon ng pag-aabono para sa paglilihi ng palay ay tinatayang 60 araw bago ang anihan. Para malaman kung nasa panahon na ng pag-aabono para sa paglilihi ng palay, kailangang alamin ang kabuuang bilang ng araw na ilalagi ng inyong palay sa bukid. Halimbawa, kung ang barayting gamit nyo ay tinanim gamit ang mga punlang may edad na 14 na araw at may kabuuang 100 araw sa bukid, pumawas lang po kayo ng 60 araw mula sa bilang na ito. Sa makatuwid, ang akmang araw ng pag-aabono ng may nitroheno para sa paglilihi ng palay ay sa 40 araw pagkatapos maglipat tanim. Para sa palay na sabog tanim, bumawas lang ng 60 araw sa kabuuang araw mula sa pagkasabog hanggang anihan. Halimbawa,
ang barayting gamit nyo ay may kabuuang 100 araw sa bukid, bumawas lang ng 60 araw mula sa bilang na ito. Ibig sabihin, kailangan nyong maglagay ng abonong may nitrogeno sa inyong palay sa 40 araw pagkatapos ng sabog tanim. Kung mataas ang inaasahang 6, kakailanganin din ng palay ang karagdagang potassium na higit sa nauna nang naibigay noong panimulang yugto. Ngunit ang pangangailangan ng karagdagang potassium sa panahon ng paglilihi ay depende kung ang mga pinag-anihan ay inyong binalik sa inyong bukid o kayo ay gumagamit ng mga organikong sangkap sa inyong bukid. Kung ang mga organikong sangkap tulad ng dayami ay muli ninyong ibinabalik sa inyong bukid, maaari na kayong hindi gumamit ng abonong may potassium sa panahon ng paglilihi dahil ang mga dayami ay may taglay ng potassium. Subalit kung hindi ninyo ibinabalik sa inyong bukid ang mga dayami, kakailanganin ninyong gumamit ng abonong may potassium sa panahon ng paglilihi, lalo na kung ay inyong inaasahang 6 ay higit sa 150 kaban kada ektarya. Ang isa ninyong pwedeng gawin ay gumamit ng muriate of potash o 0060 kasama ng iaabono ninyong urea sa panahon ng paglilihi. Pwede rin kayong gumamit ng ibang abonong may N at K tulad ng 17017 para sa panahon ng paglilihi. Kung hybrid na variety naman ang gamit nyo at inaasahan ninyo na makakakuha kayo ng higit na 150 kaban kada ektarya, kakailanganin ninyong mag-abono ng urea sa panahon ng pagsapaw. Mga 1 sakong urea kada ektarya ang pwedeng iabono sa inyong hybrid na palay sa panahon ng pagsapaw, lalo na kung medyo naninilaw na ang inyong palay at takma ang panahon para sa mataas na 6. Muli, ang karaniwang pamantayan sa pangangailangan ng palay sa abono ay depende sa inyong inaasahang 6. Sa pagtaas ng inyong inaasahang 6, ay tataas din ang dami ng sustansyang kakailanganin. Ang palay ay mangangailangan ng karagdagang sustansya mula sa mga abono kung mas mataas sa karaniwan ang inaasahang 6. Kailangan ng mas maraming abono kung ang panahon at lugar ay may kakayahang magbigay ng mataas na 6. Para sa mas tiyakang pangangasiwa ng sustansya para sa inyong palayan, kumonsulta kayo sa Nutrient Manager for Rice. Pwede nyo itong magamit sa pamamagitan ng internet sa inyong computer at maging sa inyong cellphone. Ang M sa ATM tungo sa wastong nutrisyon para sa mga malulusog na palay ay mag-abono sa panahon ng pagsusuri at paglilihi. Ito ang mga kailangang tandaan. Ang mga mahalagang yugto sa paglaki ng palay kung saan mangangailangan ng karagdagang nitrogeno ay pagsusuri na tinatansyang 24 hanggang 30 araw pagkatapos ng lipat tanim o sabog tanim depende sa inyong variety. At ang paglilihi na tinatayang 60 araw bago sumapit ang anihan. Maaaring mangailangan ng karagdagang potassium sa panahon ng paglilihi kung ang mga organikong sangkap tulad ng mga dayami ay hindi ninyo ibinabalik sa inyong bukid at ang inyong inaasahang 6 ay higit pa sa 150 kaban. Kung hybrid na variety ang ginamit nyo, kung saan higit pa sa 150 kaban ang inyong inaasahang 6, maaari kayong mag-abono ng 1 sako ng urea kada ektarya sa panahon ng pagsapaw, lalo na kung medyo naninilaw na ang inyong palay at akma ang klima para sa mataas na 6. Oh, diba sabi ko sa inyo, simple lang ang wastong nutrisyon para sa mga malulusog na palay. Tandaan lang ang mga letrang A, B, M. A, alamin ang mga pangunahing sustansya na kailangan ng palay. T, tandaan ang mga mahahalagang yugto sa paglaki ng palay. M, mag-abono sa panahon ng pagsusuri at paglilihi. O paano? Hanggang sa muli po nating pagkikita.